Kasaksak na ba to? Hindi pa pala nakasaksak to. Hindi lang siya pantay, pero... Parang siya naging, ano nga yun, yung brownie. Konti lang. Kasi, ayoko ng gatas eh. Ay, s***, natapon. Dagdagan natin ng salt kasi hindi pumasok lahat ng salt. Okay, hindi ko na mabuksan. Sira na yung microwave. I think hindi pa siya luto. Hello guys! My name is Anthony Jennings and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, meron tayong gagawing challenge. Ang tawag ito ay Mystery Microwave Challenge. First time kong magta-try na mag-microwave ng kung ano-ano sa buong buhay ko. At hindi ko alam kung anong kalalabasan nito. Mamaya, ma-ER ako dito pagkatapos kung ano-ano kakainin ko. Okay guys, buksan na natin. Tingnan natin kung ano ang ating unang ingredients. Ito na guys. Bala! Pipikit muna ako para hindi makita. Ito na rin ang naisip kong makikita ko dito. So, meron tayo ditong egg. So, meron tayo ditong milk. Gatas. We have iodized salt. Yeah, we have pepper. And a mug. So, dito natin siya ilalagay. Feeling ko, ano siya? Anong nga tawag dito? Anong tawag dito? Nakalimutan ko. My God. So, scrambled egg daw ang tawag dito. So, unahin natin yung etlog. Oh my God. Yung etlog ko. Okay, so, dalawang etlog. Lagay na natin agad yung milk. Konti lang. Kasi, ayoko ng gatas eh. Ay, natapon. Okay guys, sunod na natin yung salt. Lagay na natin yung salt, guys. Pero dagdagan natin ng salt kasi hindi pumasok lahat ng salt. So we have pepper over here. Yan. Okay na ba to? Ganito lang kadami. So i-ano na natin siya. Haluin na natin. First time kong ginawa sa buong buhay ito. Sana hindi pumalpak. Lagyan na natin sa ating microwave. 2 minutes ang time niya. Okay, hindi ko na mabuksan. Sira na yung microwave. Charan! Sana maganda ang kalalabasan nito. Nakasaksak na ba to? Hindi pa pala nakasaksak to. Nakasaksak na po ang ating microwave. Ay! Ganda! Okay guys, ito na ang reveal. Medyo mainit. So yan yung kinalabasan niya guys. Mukha naman siyang normal scrambled egg. Tikman na natin. Tikman na ba natin? Okay, tikman na natin yan. Sana masarap, sana masarap. Ba't ang may balot? Okay lang. Lasa scrambled egg. Normal. I think okay yun. Hindi siya masarap na sobra na parang wow, kakaiba ka something. Pero masarap. Okay naman. So, para sa akin itong recipe na to, gumagana to. Kailangan mo ng itlog, pepper, milk, iodized salt. Yun lang. Perfect. So, tapos na tayo sa ating egg scrambled. Ayan, meron tayo ditong pasta. We have pasta. We have cheese! We also have pepper here. And we have another milk. Milk. We have iodized salt. Yes, sir. And Parmesan cheese. And last but not the least, bottle of water. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating very special green mug. Feeling ko ang maluluto natin dito ay make and cheese. So, lipat muna natin yung macaroni sa mag. Ayan. Kakasya ba ito lahat dito? So, sunod natin. Pepper! Pepper! Sunod natin ay Parmesan cheese. So, lagyan na muna natin siya ng shredded cheese.
Shredded cheese. Lagyan natin siya lang siguro half. Tapos mamaya, pagkatapos nating ipasok ulit sa oven, lalagyan natin siya sa taas. Pero ngayon, ihahalo muna natin siya. Ano, hindi ko alam gaano kadami yung tubig, so ilaan na lang natin. So, painitin na natin siya ng 1 minuto. Kung masama magkamali, guys, it's okay to, you know, to not be okay. Ngayon, naka-medium high yung temperature natin. And ngayon, lalagay natin siya sa 1.5 minute. Okay, guys. Ito na yung ating pasta. So, check na natin siya. I think hindi pa siya luto. Ngayon, lalagay natin siya sa 1.5 minute. It's okay. Ito na, okay. Pero tingin ko, bago natin siya ibalik ulit dahil mukhang hindi pa siya luto, lagyan natin siya ng onting-onting asin lang. Yes, para lang magkalasa siya. So, balik natin siya and another 2 minutes. Iba muna ako dito. Kasi may hagdan dito eh. Ayun guys, sobrang... tagal kong inintay itong mac and cheese natin. Init-init pa. Feeling ko naman naluto siya ng maayos so far. So, ito po ang ating mac and cheese. Ayan na. Sana may lasa. Masarap. Nasang pizza. Masarap. Masarap siya. So, paano yan, guys? Meron na akong kayang lutuin for the first time in my life. Pinaka-okay kong nagawa. Compared dun sa kanina sa egg, mas okay to. So, yung next recipe natin, guys, i-rate ko siya siguro ng... siguro mga ito, mga 7. Or 7 out of 10. Ganun. 9 minutes sa oven. I mean, sa microwave. Okay na. So, yun, guys. This is our last recipe for today. Tignan na natin kung ano ba ang laman ng ating... At may ganun tayo, may drum eh. No? Lagyan mo ito ng effect. Tchana! Walang laman. So mug lang ang kakainin natin. Balita ako. Kaya ito lang ang nakalagay niya. Dahil maraming ingredients ito, hindi siya magkakasya. So, tignan natin kung ano ba ang ingredients. Tatakip muna tayo ng ating ice for now. At malalaman natin kung ano ba ang ating gagawin. 3, 2, voila! Oh my God! Sakit naman ito. Okay, so meron tayo ditong iodized salt, chocolate, ayan, kitang-kita niyo naman, chocolate, and asukal, ayan, safe siya yan, nakatakip siya eh. Botsa, cup of botsa, and ito na naman tayo sa egglog, iba-ibang tawag ng egg, no? And harina. And cocoa powder. Vanilla liquid. Vanilla essence. And peanut butter. At I think ang lulutuin natin tonight, tomorrow, today ay cake. So, yes sir. Gawin na natin to. So, ang first step na gagawin natin, guys, maglagay muna tayo ng butter siguro. Tapos, isang spoon ng peanut butter. Peanut butter. Depende naman yun, guys, kung gano'n nyo ako gustong magtae. Na joke lang. Depende naman sa inyo yun, guys, kung gano'n nyo gustong-gusto yung peanut butter. Mahilig talaga kayo sa peanut butter. Ayan. Tunawin muna natin siya. Kagaya ng pagtunaw niya sa'yo. Oh, oh, oh. 1 minuto para tunawin ka. Tunaw naman na siya. Pero haluin muna natin siya. Pour na natin ang ating tunaw na butter at peanut butter. Sheesh. At maglalagay na tayo ng isang buong egglog. Nice one. 2 tablespoons ng flour. Charan. Sugar, dalawang sugar. 3 tablespoons ng cocoa. Cacao powder. Pero kung gusto mo ng ma-chocolate, yan. Lagay na natin yung vanilla. Suso.
Tcharam! Tapos lagyan na rin natin siya ng chocolate chips. Lagyan natin ng chocolate chips. Siguro okay na yung kasin pala. Nakalimutan ko. Ilagay. So, hindi lang. Lagyan na natin. Bango eh, oh. Nice. So, over 2 minutes. So guys, ito na, titignan na natin kung ano ba ang nangyari sa ating cake. Kung safe ba siya sa loob. Pero, yan, to see is to believe. Malalaman na natin kung nakagawa ba tayo ng isang magandang cake. Para sa akin mukhang, hindi lang siya pantay, pero para siya naging, ano nga yun, yung brownies na tag dito. Yung medyo malapot, malagkit. Pero, gusto ko, bago ko siya tikman, mayroon kasi akong special person na sobrang malapit talaga sa puso ko na gusto kong matikman niya muna ang aking bake. Para naman malaman ko kung pwede na ba akong magkasawa. Please welcome my crush, my one and only, and my future wife. In the future films. Hello! Please welcome, it's near. Hi! Oh my God. Hello guys! May bayad na to sa TF. Oo, ako nang bahala. Ma-mention ko na lang sa'yo. Okay. Nalalaman natin kung masarap ba ang cake at pwede na ba ako mag-asawa. Kung masarap siya. Nakaglap tayo. Oo, sarap! Masarap? Oh my God! Tikman ko lang. Kasi ba may mali yung pag-judge ko sa akin. Alam mo yung pagkamagalma. Sabi niya, konti na lang. Nalabit na. Konti na lang. Pwede pero, na. Hindi siya pang-asawa. Ano yung rate mo sa kanya? Mga 7. Sabi lang. Okay na yung 5 lang. 5? 5 siya. 5. Pero, kulang na lang ng ano, ng sugar. Kulang na siya ng tamis. Guys, maraming salamat sa panonood ng vlog ko and hindi ko alam kung anong pinagagawa ko dito sa cake na to. At yung dalawang food kanina, para sa akin, positive siya. Yeah. Ang malas mo siguro, sa'yo napunta yung pinaka-worst, no? Pero at least, pwede nyo siyang gawin sa bahay. Pwede nyo siyang gawin sa bahay. Thank you guys for watching and please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell. And syempre, follow nyo si Isdear sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat guys, thank you for watching and see you sa next see vlogs you. Natin. Follow nyo si, baby. Bubuha, tingin ito. Tara na. Let's go.